1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 soaps ito. Lahat to Thailand soap. And na-curious ako, kaya in-order ko siya. Hi guys! It's me, Mika. Welcome to my channel! Kung nagtataka kayo kung bakit ganito yung hair ko ngayon, hindi ako nagpakulay guys. Wig lang to. Madami kasi akong wig. Ito, binili ko to sa AliExpress. So, ayan. Sinuot ko na siya. Anyway guys, let's move on na dun sa Thailand soap kasi baka medyo maging matagal yung video natin ngayon. So, ito yung in order ko from Sophia and Kalel through Shopee. 10 soaps ito. Lahat to Thailand soap. Actually, hindi ko na talaga kailangan ng mga whitening soaps guys kasi actually ang puti ko na talaga. Pero na curious lang din kasi ako. Nakikita ko kasi ito sa Facebook and Instagram. So, ayan. Binili ko siya. So, itong mga soaps na ito, tinay ko siya for 1 week each. Like, itong Acne Body, 1 week ko siyang ginamit. And then, yung Snail Soap, for 1 week ko din siya ginamit. And then, nag-rest ako for 2 days. Like, yung Saturday and Sunday, iba na yung ginamit ko. Walang whitening or anything para makita ko kung may effect. Pero actually, guys, unahan ko na kayo. Hindi ko talaga napansin kung may whitening siya. Siguro kasi parang na-reach ko na yung limit ng whitening ko. Although, ang napansin ko dun sa ibang soaps, meron siyang brightening effect. Anyway guys, simulan na natin! Guys, ang unang tinay ko is itong Tofu Green Tea Soap. 55 pesos yung bili ko dito. Sorry kung wala ko na yung soap, pero ayan. Yung description niya, babasahin ko na lang guys. Meron siyang Japanese traditional tofu plus green tea. This is a super whitening and anti-acne and oil-free skin soap. It contains isoflavones, magnesium, and calcium tofu. So, yung calcium tofu, nakalagay na it's a healthy food. Ngayon ko lang nalaman yun. The soap also brightens, smoothens, softens, and minimizes pores. The soap can be used for both the face and the body. Pag ginamit ko to guys, meron siyang slight tingling sensation. Yung amoy ng soap is ano green tea naman. Naaamoy mo yung green tea, pero may onti rin siyang powdery na scent. Yung soap din niya, nakaka-smooth siya ng skin. Although, parang may mga areas na parang nagta-tight or nagda-dry. Lalo na yung sa kamay, na parang nakifeel mo na medyo soft siya, pero at the same time, yung feeling mo na basta parang dry yung skin mo. Pansin ko din na mention brightening effect. Guys, usually ang brightening effect, like, pag ginamit mo siya, after a while, mawawala din. So, hindi ko alam kung may whitening siya. Like, sinabi ko kanina, yung mga soap, hindi ko alam kung effective ba siya sa whitening dahil ang puti ko na nga. Itong Tofu Green Tea Soap, ito siya sa favorite ko, though medyo mabisang siya mag-melt. Ito naman next soap natin is yung Snail Soap by Pure White. Ito yung laman niya. Anyway guys, usually lahat ng soap, meron siyang ganitong plastic. Ayan. Halos lang sila naka-plastic ng ganito. So, this Snail Soap, 55 pesos siya. Ang claims nila sa soap na to is, it reduces and controls oil secretion. It effectively lightens acne scars and dark spots. Has a mild and gentle formula to suit for most skin types, including sensitive skin. Ayan na yung soap niya guys. Hinati ko na. Sinigay ko sa yung other half kay Patrick. Kaya ganito lang yung natira sa akin. Pero guys, sobrang nipis na lang nung natira. Super bilis mag-melt yung mga soap. Hindi naman lahat. Malalaman niyo later yung mga soap na hindi niya nung pabilis. And onti niyang pila. Yung comment ko naman dito is, wala siyang tingling sensation. Same siya na parang dry din yung hand. Medyo mabilis din mag-melting soap. Pareho sila ng shape ni tofu soap na below. Although, ito hindi siya masyadong nakaka-smooth ng skin. For me, mas okay din siya gamitin sa face. Yung last comment ko is, yung after ko manibo, yung skin ko parang ang daming balat or dead skin cells sa katawan. Ayun lang. Pero, so far, okay naman siya. Our next soap is itong Acne Body Clear Soap. 55 pesos dito. Ang claims niya is, it removes dark spots from pimples. Antibacterial siya that helps diminish dark spots that cause pimple in your back and body. It has natural ingredients that can help reduce the pimple scars. Lastly, it moisturizes the skin effectively. Ang
ang comment ko dito guys is mabango siya. Parang may calamansi or lemon yung smell niya. Though may mga areas sa body ko na medyo kinati ako sa nung ginamit ko yung soap na to. Hindi ko alam kung pwede to for the face. Kasi acne body nga yung nakalagay. Pero ginamit ko siya sa face ko and so far parang mas nagustuhan ko pa siya for the body. Kasi ano, parang yun na kinati ako and parang nagkaroon ako ng red marks na parang rashes na yung itsura niya. So, actually natanggal naman siya pero yun na. Hindi ko alam kung okay siya or not. Pero in fairness naman dun sa soap na to, na-moisturize naman niya yung skin ko. So, hindi ko alam. This glutayogurt soap. Ang bili ko dito is 75 pesos. Ang promise niya is whiter skin with a pinkish glow. It's supposed to be non-drying and not irritating. It helps remove dark and rough skin on knuckles, hands, and fingers. Lastly, it restores dry and dull skin. Ito na rin yung soap guys. Lahat sila halos relate na, di ba? So, mabango din yung soap na to eh. Medyo may pagka-tropical yung smell niya. May ganun ba? According sa nabasa ko, parang non-drying siya. Pero like nung ginamit ko to, nagbalat yung ano yung sa tuhod ko. As in like parang, I don't know, parang itong soap lang yun ah. Sa lahat ng ginamit ko, ito lang yung ganun yung naging effect sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Kasi after ko gamitin to, like nung nag-change na ako ng soap, nawala na rin yung pagbabalat sa tuhod ko. Sayang lang guys, kasi ang sarap pa naman niya sa skin. Like, ang smooth pa naman niya sa skin. Her next is this Extra Pure Glutathione Soap. Actually, set siya with this Alpha Arbutin Soap. 110 siya yung binili ko as a set. So, parang 55 yung isang soap. So, itong Extra Pure Glutathione Soap, it is made from real collagen extracts. Anti-aging siya with premium grade glutathione wool. With premium glutathione from Switzerland. And then it has antibacterial properties. It moisturizes the skin and it protects the skin from sunburn. Parang okay yun ah. Kasi hindi ko masyadong gusto yung smell. Medyo na weirdohan kasi ako sa umoy ng soap. Parang may pagka-gelatin siya. Pero actually parang nag-iiba yung amoy niya pag naligo na eh. Ang tinry ko to. Ang masarap din gamitin tong soap na to kasi nag-smooth din yung skin ko nung ginamit ko siya. Ang gusto ko sa soap na to is hindi siya masyadong makalat. Ang like ng mga makukulay na soaps. Yung parang nag-bleed na yung soap. Lastly, sobrang mabulan ito guys. Pag ginamit yun, sobrang mabulan talaga siya. Next na nga is yung Alpha Arbutin Soap. Like I've said, set siya nakasama ng extra masa yung kanina. And so, 55 pesos lumalabas yung presyo ng soap na to. So, itong Alpha Arbutin, it inhibits the formation of melanin pigment process. It helps reduce the appearance of scar spots in the body. And so, whitening can be very fast. At dahil hindi ko alam kung ano yung Alpha Arbutin, ni-research ko siya sa Google. So, ang sabi ni Google guys, yung Alpha Arbutin galing siya sa bearberry plant. Usually, nakikita siya sa maraming beauty products dahil sa lightening and whitening benefits niya. Alpha Arbutin can be an extremely powerful whitening agent. In short, powerful na pampuputi guys. Parehas yung itsura niya sa Extra Pure Gluta. Although pink na lang yung color nito. Sarap amoyin guys. Actually, halos mahina lang yung amoy niya compared dun sa other soaps. Tapos ito guys, itong color niya, ito yung sinasabi ko na grabe magkulay nitong soap na to. As in, pag alam niyo yun kapag like sa mga kojic soap na pagkatapos yung gamitin, parang nag-orange na yung kung ano man yung pinaglagyan niyo, orange na siya. So ito naman, pink na yung nalagyan ng soap. Tapos ito rin guys, medyo nag-dry din yung feeling ng hands ko dito sa soap. And nga guys, so nakalagay, intensive whitening soap. Ayan, so sorry, hindi ko alam kung effective talaga sila. Kasi nga ang puti ko na guys. I'm so sorry. Pero try nyo lang guys, go. 10 times whitening. This one naman, Snail White Pink Soap. 55 pesos din yung bili ko dito. Ito, halos lahat pala sila guys. Thailand yung nakasulat. So, ni-research ko pa yung ano nila.
kung yung description ng mga soap. Itong Stay & White Pink Soap, guys, it has a mixture of glutathione, selected vitamins, and stain extract. It claims to nourish the skin, reduce acne, and whiten dull and dark skin. Itong soap na to, guys, isa siya sa favorite ko kasi ang bango niya, parang hindi ko alam yung smell, pero parang masama bango siya, guys. Tapos super like ko yung naka-engrave dito sa soap. Pero ayan, guys, mabilis din siya matunaw yan. Super nipis na ng soap. Hindi ko sure kung nakatulong nga siya sa acne. Pero that time, nagkaroon kasi ako ng parang pimples sa face na medyo malaki siya. Tapos ginamit ko lang to for the face. Medyo nagsubside naman yung size ng pimple. So, medyo parang okay naman siya. I actually love ko talaga tong soap na to. Isa to sa favorite ko din, vampire soap. Meron siyang rose extract. Kaya naman, amoy rose siya. It has rose oil extract. Kaya naman, amoy rose talaga yung soap na to. To help stimulate the skin cells and blood circulation to restore healthy skin. This one has lycopene from tomatoes that helps maintain the skin's youthful appearance and make it soft like baby skin. Meron din tong arbutine, guys. It has arbutine concentration that inhibits melanin, causing freckles and dark spots. It also gives the skin a luminous aura even when you're out in the sun. Wow. Amoy rose talaga siya. Actually, nung una, hindi ko rin appreciate yung pagka-rose nung soap na to, yung rose scent. By the way, meron siyang parang lip na ano here, lip mark na naka-engraved din sa kanya. Nung una, guys, hindi ko ma-appreciate yung amoy niya kasi medyo matapang and amoy na amoy talaga siya sa CR. Pero nung parang after ko siya gamitin for the whole week, parang okay na rin naman. Nagustuhan ko na rin naman yung smell niya. So for me, ito yung isa sa top na nakapagpapalambot ng skin. Kasi sobrang lambot ng skin ko nung ginamit ko ito. Although ganun din, medyo nakadry din siya sa kamay. And since ayan, guys, medyo pink na naman siya, so medyo makalat na naman ko. Nung ginamit ko ito, guys, medyo may onting sting din siya. And may part sa katawan ko na kumate. Ayun, guys, so parang hindi ko alam kung ito yung pinaka gusto ko or not. Kasi, pero medyo half-hearted ako sa soap na to. Pero, okay talaga siya. Sobrang unlabot ng skin ko na gumamit na to. So, gusto ba kita or hindi? Hindi ako mapag-design. My last two na tayo, guys. Ito, yung Bumibini. So, ito yung Bumibini Mass Natural Soap. Ang bili ko dito is 180 pesos. Medyo may kamahalan siya. Yung iba mga less 100, pero ito, 180. This soap helps reduce the appearance of dark spots. It helps heal scars. Then it also gets rid of bacteria causing acne. This one is made from natural extracts. Meron siyang snail slime extract to help heal wounds or scars. Meron siyang honey extract to leave skin soft and moisturized. May AHA acids naman din siya from citrus fruits. It sheds dead skin cells, leaving skin white with aura. Pampa-aura din tong soap na to, guys. This is to be used in the morning and the evening to cleanse the skin. Guys, itong soap na to, itong Bumibini, isa to sa pinakamahal sa lahat ng soap na pinili ko. Okay naman yung amoy niya, medyo mild. And compared sa lahat, malaki yung soap niya. Buti naman kasi malaki siya, guys. Kung maliit to, 180 pesos, tapos maliit lang. Ito na, smooth na naman niya yung rough areas ng skin ko. Parehas ng tofu soap. So far, sa lahat ng na-try ko na Thailand soap, ito yung pinaka parang nagustuhan ko yung texture ng skin ko. Although, guys, kung gagamitin nyo to, sa akin kasi ha, nung ginamit ko siya sa face, medyo nagsisting siya sa face, so ay sa mata. So, iwas-iwas lang ng onte. Be careful lang na hindi siya tumama talaga sa mata kasi medyo masakit. Last but not the least, guys, is itong Alada soap. So, ito ang pinakamahal, guys. 350 ito. 350 yung soap na to. Medyo may kamahalan siya. So, ang sabi sa soap na to, it is magical and organic. Fast whitening soap in just one wash daw. It whitens and moisturizes the skin. Yung results daw nito, noticeable in 1 to 3 days.
It removes acne and freckles. Bestseller din to sa Thailand. And hindi siya madaling matunaw. Yun ang maganda dito. Ang nabasa ko din, 100% natural daw yung ingredients nito. Meron siyang carambola nano extract, white ginger extract, synthetic collagen, and algae extract. Algae. So, itong 350 na soap, ito, worth it ba siya? Worth it ka po. Actually, yung amoy niya guys, mabango naman siya. Hindi siya yung pinakamabango sa lahat, pero okay na rin. Yun nga guys, ang maganda sa soap na to is hindi siya ganun kadaling matunaw, unlike nung others, yung mga nauna. And I can say na okay din naman siya sa skin, maganda rin naman siya. Hindi ko lang alam, worth it talaga to for the price. Kasi nga, 350, hindi ko alam. So, I suggest i-try nyo, tapos comment kayo sa baba kung nakapagpaputi ba tong soap na to sa inyo. Kaya na mag-try for me kasi fail ako guys. Yun nga guys, pansin nyo na wala ko masyadong nasabi about sa whitening ng mga soap na to. Sorry talaga kasi kita nyo naman na parang ang puti ko na. So, hindi ako reliable for this review. I'm so fail. I-try nyo na lang guys. Ang usually na pansin ko na lang is kung nag-brighten ba yung skin ko, yung whitening hindi na masyado. Sorry. Pero guys, isi-share ko na lang din sa inyo yung top 5 na Thailand soap ko. So sila, ayan, yung Snail White, and yung Alada, and then itong Tofu Soap, ayan guys, plus itong Vampire, and yung Bumibili. Guys, paalala na nga, if you're gonna use Thailand soaps or any whitening products, huwag nyo idire-diretso, ipag-rest nyo yung skin nyo guys. And that's it for the video guys, I hope na-enjoy nyo yung Thailand soap review ko. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe to my channel and give this video a thumbs up kung nagustuhan niyo yung video. Tapos, follow niyo rin ako sa social media accounts ko at Mika Mix Delion. Yun lang guys. Bye-bye! Bye guys!